Good day mga karabit. So welcome to Bulagsong Farm Rabbitry. So for today, ang pag-uusapan po natin ay tungkol dun sa at saka ang papakita ko sa inyo ay paano gagamutin yung inahin na may mastitis, no? Yung may mastitis, malalaman nyo kagad yung masama pakiramdam niya the first day pa lang. So yung first day pa lang na hindi niya pinansin yung pagkain niya, syempre may nararamdaman na yon. So ang gagawin niyo on that day, kakapain niyo na yung katawan ng inahin, no? So huwag niyo nang patatagalin. So yung subject natin for today, yung rabbit natin na inahin, meron siyang anak na 6 days old kids, no? Kaya hindi natin patatagalin 'to, dapat maibsan na agad natin yung nararamdaman niya, gumaan yung pakiramdam niya para hindi maapektuhan yung pagkain niya. Kumakain siya ng damo pero ayaw niya ng feeds. Di niya pinapansin feeds niya. Masama pakiramdam niya. Kinapa ko siya. Meron siyang mastitis. Okay, so ang papakita ko sa inyo yung mga kailangan natin. Una, penicillin base. Ito. Robipen strip. Robipen strip. Yan. Ito yung isa sa gamot na ginagamit natin. Ito, antibiotic to. So, mention din dito sa likod. Dito. Pero hindi nyo mabasa eh. Pero nakalagay dito, di kaya sa cellphone ko. Antibacterial. Meron dito mention ang mastitis. Okay? So, meron tayong animal wound spray. Yan. Para mas mabilis gumaling at hindi langawin yung sugat. Meron tayong 1 ml syringe. Meron din tayong tawag dito yung blade. Bago. Alcohol. Tsaka gloves. Okay? So, tara, kunin na natin yung inahin natin. Okay, so ito na yung subject rabbit natin. Siya yung merong mastitis. Ito ay New Zealand. NZ Indo. And Bae. Yan, nakita nyo yun? Yung part na yan, na nakabukol. Yan po yung may mastitis. Ayan, nakita mo. Oh. So tara, tatanggalan na natin ang gamitin natin. Bihid ka lang, babe. So, yung part na yan na mayroong mastitis, ano yan, yung balahibo niyan, madali lang matanggal. So, tatanggalan muna natin, lilinisan natin. Yan o, yung may bukol na yan. Tatanggalan natin yan. Kasi ano na yan eh, kumbaga eh, loose yung part na yan, dahil meron siyang infection, parang nana, no? Kaya madali matanggal. Yan, ito, marami laman to. So, either way, yan, no? May milk. Isa rin to sa mga, ano, tinitignan ng, ano, apektado yung kids pagka may ganito. So, ngayon, anyway, nagkaroon naman siya ng mastitis. Yung kids niya, paano na, pawalay na, no? So, pero kung nagpapadede pa to, mas maganda matanggal to. Kasi, pwedeng mainom to ng kids, no? Sumasama to sa, ano, milk. Okay? So, yung mga, kung alam ninyo na may kilala kayong nagmi-milking cow or milking carabao, chinecheck din nila yung gatas niyan kung may mastitis. No? May mastitis bacteria. So ito nagpapadede pa to. Kita nyo, mayroon pa laman yung susuan niya, oh. Oh. Ayun, oh. Lumalabas pa yung milk. Ayun, nagpapadede pa to. Eh. Ang kids nito 3 weeks. Yan. So ito yung area na yun, ah. Ayun, ang laki, oh. Yan ang i-operate natin. Okay? So anong kagaya kanina, pinakita ko na kung ano yung ating mga gamot. Diyan ka lang, ah. So kagaya nito, ito yung ating laman ng ating box. Okay? So dalawa laman yung ano, isang distilled water tsaka isang medicine powder. Sasalin nyo lang to dito. So yung unang 6 ml syringe, 6 ml na kuha nyo na tagwa 1 ml syringe, yung pang-anim na beses, shake nyo na. Pag na-shake nyo na, saka nyo isasalin yung remaining para ma-complete ngayon 10 ml. 10 ml lang laman nito eh.
So saka nyo pag na-shake nyo na kasi para mas malakas yung alog, no? 6 ml pa lang ang laman, alugin nyo na para matunaw, ma-completely dissolve yung gamot. Yan. Tapos, saka nyo ilalagay yung remaining 4 ml na naiwan dito sa bottle ng distilled water. Magkasama yun. So, ang kalalabasan niya ganito. Okay? So, mamaya, bibigyan niya natin siya ng 0.3. Parang ano to eh, pumapatak to ay 0.1 per kilo live weight ng animal, no? So tara, magsuot na tayo ng gloves. Bilid ka lang ah, para mabilis lang tayo. So para ano siya, ganado siya kumain, di mawala ng gana kumain, yan. Meron din namang rabbit na hindi nawawala ng gana kumain. Kahit na meron siyang nararamdaman, kagaya nito, malakas kumain to, humahabol to sa umaga. Pero meron pa rin siyang sakit. So siguro, isip niya, malaki yung pamilya niya. Kaya kahit may sakit, kailangan kumain. Iyon, drama. Okay, so yan. Ito ka na. Okay, so kagaya kanina, nalinisan natin yan. Walan tayo ng alcohol. Okay. Yan. Okay, so yung makikita ninyo, very ano, yucky, no? O yung hindi kaya, post nyo na lang, kaya forward. Pero may lalabas kasi dito na parang buo-buong nana. Mami Rabbit, hinga malalim. Maliit lang ang cut, no, para mabilis gumaling. Ayan po. Yan na. Lumabas na. Ganyan. Ano? Oh, maligot, 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 maligot. Hinog na hinog. Masyadong pakalitan yung sugat, yung sakto lang kasi may mga buo-buo dyan. Oop, lubas yung milk. May buo-buo dyan, bumabara yun. Dapat sakto lang. Hindi masyadong malaki. Hindi masyadong maliit. Sinira mo yung gloves ko ah. Wait lang. So pagkatas nito, pala mo ano, nawalan ka ng problema sa buhay. Yung nagsasabi yung iba, masakit yan. Tingin ko hindi. Ayaw lang talaga niya ng nakagantong position. Kasi kung talagang masakit to, nagsisisigaw to. Ang rabbit marunong sumigaw pag nasasaktan, no? Okay? So marunong yan sumigaw. Kung pag marunong yan, pag nasasaktan niya sila, marunong yan sumigaw. So ito, hindi sumisigaw. Oh, kasi ano lang naman to? Laman. Hindi umabot to sa laman. So, balat lang to. No, loose nga yung rabbit, di ba? Ang balat. Pagka, yan. So, wala na. So, kapayin nyo yung buong paliwid. Kung nalabas, lumabas na lahat. So, tingin ko naman okay na.
konting matitira dyan, malulusaw na yan sa antibiotic. So, mawawala na yan sa antibiotic. Next natin. So, okay na siya. No? Next natin, para mabilis magsara yung sugat niya, gagamit tayo ng wound spray. Spray nyo, pwede yan sa loob. Okay. Yung mga wound spray na kagaya nito, Combinex, isa to sa mga magagandang klase ng wound spray. Bakit? Bakit ko sinasabi maganda to? Meron kasing wound spray na walang pressure. Yung parang sumisirit lang na tubig. Ito may pressure to. Ito kahit may sugat. Tsaka ito kahit may sugat. Kunwari, for example, ginagamit ko rin to sa piggery ko. Pag may sugat yung baboy, like nagkaroon na sugat sa puwet, o yung sa pigi, minsan hindi natin napapansin nagkakanana yan. Nagkakaroon ng uod. Pag inispray mo nito, kusang lumalabas yung uod. Ganon din sa baka. Yung mga nasusugat sa tali, sa sungay ng baka, yung nagtatali sa sungay, nagtatali sa leeg. Yan. Pag minsan nasusugat sila ng tali nila, ito rin yung magandang spray kasi minsan hindi natin napapansin. Inuud na yun. Late na natin makita. Kasi natatabunan ng lubid yun eh. Late mo na makikita pag naliligo na ng dugo. Ibig sabihin malalim na. Pagka ganun, may uod na yun. Pag inispray mo to, kusang nalabas yung uod. So, style lang natin siya konti. Lahat yan pwede yan. Aso, lahat ng hayop, pwede dyan. Kahit nga ako, pag may sugat ako minsan, tapos tinatamad ako umuwi para mag-betadine. Biglaan. Yan. So, yan. Hintay lang natin siya medyo matuyo. No? Bago natin siya pa upuin ng maayos. So, ang dami nating nakuhang mastitis, no? Yung infection, yung parang nana. Pakita ko ba sa inyo? Nakita niyo naman na siguro kanina. Ang gross. O sige, para doon sa mga arte. Hindi naman. Yan po. Yan. So, ganyan karami. No? Ito yung nana na nakuha natin dito sa bukol niya. No, hindi ko alam kung nana. Talaga, hindi mabaho yan, ha? O anyway, huwag kayong mag-alala. Kasi, itong nakuha natin na white substance, creamy substance, ano to, hindi itong mabaho, hindi kagaya ng normal na nana, no? Hindi siya mabaho, wala siyang amoy, no? Parang, medyo basa-basa pa na konti. So, kita nyo naman, hindi siya continuously nagbe-bleeding. Hindi siya nagko-continuous bleeding, no? Kasi nga, hindi ang rabbit, hindi to madugo sa balat. Itong balat na to na hiniwa natin, balat lang to. Hindi to masyadong, wala to yung mga litid-litid, yung mga guhit-guhit linya ng dugo, wala yan, wala. Kaya, kung magkaroon man to ng dugo, napaka-konti lang. No? So, kagaya nyan, tinan nyo, walang sumisirit na dugo or walang tutulong dugo dyan pag pinaupo ko to. O yan, pag pinipisil ko, tinan mo, walang lumalabas ang dugo kung nakikita nyo, pero wala. So, pagka ganito may gamot, mabilis siya matuyo, mga 1 to 2 days, pakita ko sa inyo yung update, magaling na yan. Okay, so, pwede na siguro. Finally, ibigyan natin siya ng 0.3 nung ating antibiotic sa pigi, no? Intramuscular to, kaya sa muscle. Yan. Okay, so yun na. So balik na natin siya sa cage niya at nandun pa yung mga anak niya. So bukas pa-update natin to, pakita ko sa inyo bukas. And then sa susunod na araw, on the second day until the third day, papakita ko sa inyo yung sugat niya, kung ano naging progress, kung gaano kabilis yung paghilom ng sugat niya. Okay? Thank you very much for watching. Kung meron pa kayong tanong, message lang ninyo sa Facebook ng Bulagsong Farm Rabbitry. Pwede rin kayo mag-comment dito, pero minsan kasi hindi ko nababasa kagad. Ayun. Okay? So, shout out nga pala sa members ng One Quezon Rabbit Meat Producers Association mula kay President Sir Louis Severola ng Gumaka hanggang to the last officer. Okay? Thank you very much for watching. Keep on learning.
Bye. Peace. Tara na. Good morning sa inyo lahat. So, welcome to Bulagsong Farm Rabbitry. So, this is a continuation nung ating ginamot na inahin. Mastitis, no? Ito siya. Ito yung kahapon siya. Kahapon natin yung ginamot, ano? So, ito update lang para makita ninyo siya. So, yan siya. Maganda ng pakiramdam. Kasi, parang malandi na nga rin, no? Ba't sinasakyan mo yung mga anak mo? No? Check natin, no? Para makita nyo yung kanyang sugat. Kunin ko muna yung kainan. Lalagyan natin siya ng pagkain. Oh, tingnan mo ginagawa. Oh. Gusto na naman itong mag-breed, no? So, yun. Oh, yan na po yung sugat niya. Oh. Okay, so, nagsara na. No? Ganong kabilis. So, sarado na. So, mamaya, check upin natin uli yan. So, ngayon, bibigyan muna natin ng feed. Sandali, alagyan ko lang yung lalagyanan nila. Okay, so ito na yung feeds nila. Bigay na natin. Natin kung may gana na siyang kumain. Ayan. Kain kagad. Okay, usog kayo dun. Ayan. Okay. Very good. Okay, so follow up. Check natin uli yan on the next video. So, sundan lang natin siya. Mukhang okay naman na siya. Pero check natin kung ano, may check up natin mamaya kung kamusta yung bukol niya, kung mayroon pa ba o wala na. Thank you. Bye. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. So, 3-day update lang tayo. So, this is the 3rd day simula nung operahan natin yung ating doe or dam na mayroong mastitis, ano? So, tara, pakita ko sa inyo kung ano na yung progress niya. Ito na siya, no? Tara. Okay, so yan na, oh, naghilom na talaga to, close na yung kanyang sugat. Although meron pa siyang konting bukol. So continuous lang to nung may bakuna to mamaya ng antibiotic, yung pinakita kong binabakuna ko. Okay? So good siya. So malakas rin siyang kumain. Ayan. Kasama niya yung mga kids niya. Yan. Malakas siya kumain. Okay? So that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Keep on learning. Bye.